naisipin mo yung pinagdaanan natin. Naalala mo nung napulot ka ni Nanay. Minahal ka namin. Inalagaan. Angeline, siguro, kung nasan man ang nanay ngayon, sigurado ko, mas gusto niya yung makita tayong buo, isang pamilya. Lalo pat death anniversary niya bukas. Angeline, bigyan mo naman ako ng chance. So, sige na, alang-alang kay nanay. Angeline, gusto ko lang sabihin sa'yo, ha? Para malinaw. Hindi mo kailangang sumama sa kanya. Ah, tama ang Tito Ariel mo. Walang karapatan ng Ate Lani mo sa'yo. Tanggap ko naman po yun, eh. Kaya nga po ako nakikiusap pa kahit sa araw lang. Alang-alang lang sa nanay namin. May pagdiwang man lang namin yung death anniversary niya. Maipagdasal man lang namin siya. Diba? Angelina, tatandaan mo yun. Bibisitahin natin si nanay. Magpipiknik tayo. Tapos nilinisin natin yung puntod niya. Opo, ate. Taon-taon po natin ginagawa yun, eh. Oo! Oh! Diba? Diba? Kaya nga, nakikiusap ako. Ipahiram niyo naman sa akin yung kapatid ko. Kahit na isang araw lang. Gusto ko pong pumunta sa puntod ni Nanay. Napagdasal ko man lang po siya sa araw ng kamatayan niya. Oo! Angeline, tsaka bonding na rin natin! Teka lang, Angeline, sigurado ka ba dyan sa desisyon mo? Isang araw lang naman po dito, Ariel, eh. Nasa amin pa rin ang desisyon. Sorry po, hindi po ako pumunta dito para makipag-away sa inyo. Nandito po ako para makasama yung kapatid ko. Now that the DNA result has been confirmed, wala sa inyong may karapatan kay Angeline. She's considered a foundling. Sa ngayon, kami muna ang tagapangalaga ng bata. Excuse me, naiintindihan ko kayo. Pero hindi namin maintindihan bakit po nandito yung babae niya, bakit siya kasama si Angeline niya. Nakiusap kasi si Lani na makasama si Angeline. At pinayagan ninyo? Isang araw lang naman para madalaw nila ang puntod ng kinikilalang nanay ni Angeline. Hindi man ho kami magkadugo ni Angeline, magkapamilya ho kami. At hindi niyo po mababago. Angeline, bakit ka sasama sa kanya? Paano kung gawin ka ulit yun ang masama? Umayag yung DSWD, eh. Sabi ng DSWD, babantayan naman doon nila si Angeline. Pero to be sure, pupunta na rin ako para alam ko, safe si Angeline. Pwede po ba na huwag nyo nang ipagdamot sa akin si Angeline? And nanay din naman niya ang nanay ko at death anniversary niya bukas. Ipagdadamot po ba sa akin yun? Eh, hindi naman siya nawawala mo, ano? Miss Roselle, tanggapin na lang po natin yung katotohanan. Na hindi po kayo yung tunay kong nanay. Na hindi po ako si Bella. Masakit man po. Pero wala naman po tayong magagawa, eh. Sorry po kung nabaasa ko po kayo, ah.
ko po ginusto yun. Pero, ang mahalaga po, nagkasama po tayong dalawa. At habang buhay ko pong tatanawin na utang na loob po lahat po ng kabutihan na binigay niyo po sa akin. Hindi man ikaw yung tunay kong anak. Masaya ako na nakilala kita. Salamat po, Ms. Roselle. Salamat po kasi dahil po sa inyo, naranasan ko pong magkaroon ng nanay. Kahit saglit lang. Sasantay kita sa mundong walang sakit. Di hahayaan na panganib ay sa'yo mapalapit. Kamay mo'y hawakan sa lalim ng gabi. Di bibitaw. Isasantay kita. Roselle? Ayaw mo daw maghapunan, sabi ng maid. Wala akong gana kumain. Pero sa alak, may gana ka. Roselle, hindi parating ganito. Hindi ko rin alam, Gwen. Kahit ako naiinis na rin ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging ganito. Pagod na rin ako. Nandito lang ako. Naalagaan kita. Nangako ako sa papa mo bago siya mamatay, di ba? Hindi kita iiwan. Paano kung hindi ko na makita yung anak mo, Gwen? Kakayanin ko pa ba? Kakayanin mo. Hindi kita pababayaan. Sasamahan kita. Hindi man natin matagpuan si Bella, pamilya pa rin tayo. I will take care of you. Siguro talagang sinasadya ni Lord na dito papunta yung sinakyan mo. Sakto rin po, birthday ko rin po ngayon. Si Ara. Nandun siya sa party kaya niya kilala yung magician. Natatandaan po kita. Nung bata po ako, kamukhang-kamukha niya po yung magician sa birthday ko. Si Angeline.
siya si Ara.